So magkano nga ba ang abutin papuntang Puerto Galera? So tara, biyahe na tayo. Grabe, sobrang bigat ng bag ko, para na akong maglalayas nito ah. So syempre, kailangan kompleto tayo sa gamit para solid ang biyahe natin. Ayan, biyahe na tayo. So ayan, waiting na tayo ng sasakyan. Dito ay standing bombet tayo ngayon kasi commuters tayo. So sumakay na rin kami ng bus papuntang Batangas Port. Bali 2 port yung isa, tapos namin dalawa. So ayan, 7:48 kami sumakay ng bus. So nandito na kami sa port. Madaling kami ng 9:48. So ayan, kami dito, nagbayad kami ng 30 pesos per environmental fee, tapos 600 sa ferries dahil passcard yung ginawa namin. So ayan, kumain muna kami dito sa mga kainan dito sa port. Then after that, yan, boarding na tayo. Pagka ano nang, ano yan, medyo tulog pa sila. Tapos napagod sa Ventos, eto, boarding na kami. So tara, sakay na tayo ng ferries. Bali, yung ginawa naming sasakyan ay yung fast crap para mas mabilis. Pero akala namin maganda dito sa fast crap. Mangat din pala. Sa mga nagmamadali lang talaga, mas maganda ang fast crap. Kung gusto nyo naman ng enjoyment, mag-roro na lang talaga kayo para mas maganda yung experience nyo. Kasi sa fast crap, eh, dito kami sa ilalim na punta, wala kami makita. So, ayan. Yun lang makikita nyo. Ganyan lang. So, medyo nakakabore yun, nakakahilo dahil nasa ilalim kami ng fast crap. Kaya, ayan, tulog yung... Tulog siya. Sabang tulog niya, diba? Kasi nahihilo yan gawa ng fast crap, nasa ilalim kami. Maalog masyado. Kaya kung kayo ay pupunta ng Batangas, ng Puerto Galera, eh maroro lang kayo. So dito ay nakarating na kami sa Puerto Galera. Ayan, baba na tayo ng ferries. So tumating na kami ng Puerto Galera ng 3 PM. So andito na kami sa Puerto Galera. All in 45 minutes lang yata ang inabot ng aming biyahe sa fast crap. Alam ko mga sigla. Medyo mainit kaya makasilaw, di ba? Pero okay lang. So syempre, picture muna sila sa port. So ayan yung peris na sinakyan namin, Galerian. Ganda. Mating na nga kami ng port. Picture muna. Okay, smile. Ewan ko dyan, pakit yan. Yung cellphone mo na lang bigyan. Alam natin dala. Dahil di rin dito mga port. Dahil weekdays, masyadong tao. Kaya mas masarap pumunta dito ng weekdays kasi solo-solo na yung beach. Wala masyadong tao. So dito ay pagpas ng Puerto Galera Port ay magbayad ng environmental fee na 120 pesos. Fill up muna kayo siyempre. Pagkatapos niya ng fill up, eh, magbabayad na kayo ng 120 per environmental fee. Okay. Tapos yan. Siyempre, may susunduin na sa amin. Dito ay susunduin na kami ng aming binuk na hotel. So, tara. Sunduin na kami dito ng van na Lisa and Miros Hotel. So, ayan, tara. Punta tayo sa ating accommodation. Worth 1-2 per day. Okay. So, sakay na tayo ng van. Pasunta sa kanila. Medyo malayo yung lugar kaya kailangan talaga natin sumakay. At pupunta sa White Beach. So, ito. Andito na nga kami sa Lisa and Miros Hotel and Restaurant. Ayan. Tara. Pasok tayo. Welcome to Lisa and Miros Hotel. Oh.
Here's a little song I wrote. You might wanna sing it note for note, but don't worry. Be happy. In our life, we have some trouble, but when you worry, you make it. So, ayun, nandito na kami sa Lisa and Liro's Hotel. Meron din sila ditong pagkain, yan, mga silog, pre-breakfast, tapos kape, yan, mga pansit. Tapos meron din dito sila mga activities. So, tara, i-room check na natin. Let's go. Pasok na tayo dito sa Lisa and Liro's Hotel. Okay. Ticket na tayo. So, syempre, bago tayo magkiyat, kumuha muna tayo ng mga gagamitin natin. Yan. Bigyan kayo ng remote saka ng susi. Pati yung remote ng aircon, syempre, manawig yan o may aircon yan. So, ayan. Yan nga pala yung kwarto nila dito. Sobrang laki, kaya okay na rin kami. Hindi na, ano, sulit talaga.